So you know, welcome back again sa ating channel. And yeah guys, meron na naman ulit tayong gagawin ngayon. At yung gagawin natin ngayon ay shock mounting. So tuturo ko sa inyo para magpalit ng shock mounting plus yung bearing niya. Kasi ito yung accident car na ginawa ko dati. So yun yung damage niya. So in-order ko lang yung parts para in-order ko siya kasi wala siyang available parts nung nakaraan. So ayan, papalitan natin, pakita ko sa iyo paano magpalit ng shock mounting and bearing. So ito nga pala itsura ng bearing yun. Shock mounting bearing ito. So maliit na, na parts lang ito. Ito yung kasi yung nadurog nung accident, nung accident yung sasakyan niya. So let's go, palitan natin. Then pakita ko sa iyo para tanggalin. So stay tuned guys. Natin para makuha natin yung shock absorber. Itong dalawang shock absorber bolt na to dito sa knuckle hub. Then 10mm dito sa sensor. Then 12 dito sa brake hose. Then stabilizer. Ito yung mga tatanggalin natin para makuha natin to. At yung papalitan natin is nandun sa loob. Ayan, sa loob yung papalitan natin. So, kailangan natin ito ilabas ng buo para makuha natin yung mounting at saka yung bearing. So, stay tuned guys. So yan, babakasin muna natin yung shock absorber guys. And nakita ko sa inyo paano. One eternity later. Guys, tatanggalan natin yung mga nakakapit dito sa absorber. So, free na to. So, next natin tatanggalin is yung sa top. Yan, tatanggalin natin yan para makuha natin yung buo. Then, let's go. Yan, para makuha natin yung para maano natin yung shock absorber bolt niya rito sa taas. So, kailangan natin tanggalin yung cover na to. So, isang clip lang naman to. So, hindi mo na kailangan tanggalin ito ng buo. So, dito lang isang clip. Then, angat lang natin ang konti, tapos dukutin natin yung 17 volts dito sa loob. So guys, natagal ko lang yung clip. So iangat lang natin to. So makikita nyo na agad yung shock absorber bolt dyan. Nut. Para makuha natin ang buo ito. Giniagawa? Lalagyan lang natin ng kalsa para hindi bumaba. So guys, lagyan ko lang siya ng kahoy dito para hindi siya bumaba. So free tayo na mag-open dito ng kanyang tornilyo.
So, lumagyan natin ito guys, kawin natin. Talagang gagamitin nyo guys, back wrench na 17 para matanggal nyo yung nut doon sa loob ng ibabaw ng shock mounting. Kaya sa tanggal ko na itong bolt dito, ay nut. Giniagawa mo! So, ayan. Dito nyo naman. So, tanggal ko na siya. So, dito na, tatanggalin na rin natin siya dito. Ayan, pakita ko sa inyo. So ito na guys, tatanggal na natin. Ganun lang kasimple at kadali magtanggal ito ng buo. So, ito yung kailangan natin palitan. Ito, saka yung nasa loob nito. Kasi ito yung walang bearing. Ayan, so hindi ko siya mag-iisip. So, ito yung papalitan natin guys. Then, pagkakitan. So yeah guys, as usual, so kailangan ulit natin ito para may labas natin yung mounting na yan. So, kung hindi nyo pa napanood kung anong gamit ito, so mayroon akong unang video. So doon nyo po guys manood kung ano kung paano ko ginamit ito. Then syempre papakita ko rin kung paano gamitin ulit dito. Ayan guys, natanggal ko na yung bolt niya rito. So, ayan. Dito yun, ito yung bolt. Ay, yung nut. Nut pala, nut. Na! Giniagawa mo! Then, yun. So, ito yung shock mounting. Ito yung bearing na wala akong nailagay rito kasi nga, sira yung bearing niya. So, dito natin ilalagay yung bearing guys na in-order ko noong nakaraan. Then, papalitan na rin natin tong shock mounting. So ito na guys yung bearing na in-order ko. Ayan na Kia. Kia part. So hindi po ito sponsor ng Kia. Kia. Paano masabi? So ito yung bearing. So ilalagay na natin. Ayan. So dito sa top. Then ito na rin yung bagong shock mounting. Yung bago. So ito yung luma. So, accident kasi ito guys. Medyo deform na itong mounting na ito. So, pinalitan ko. Then, ilalagay natin ang bago. So, lagay na natin. May ikot na siya guys. Then, balik lang natin. So, ipit na natin guys para makita nyo. Done. So
So, tapos na natin guys. So, gabit na natin. So yan, kinakabit na natin. So kumpituhin ulit natin yung kanyang mga tornillo at yan, para magawa na rin sa body shop yung kulang. So let's go guys. Guys, naibalik ko na yung mga tornillo kanina, yung mga tinanggal natin. So ito na, binalik ko na ulit. Yung 12 niya rito. Yung 19, 10, 17. So yun lang yung mga tinanggal natin kanina, so binalik ko na. Then doon naman tayo sa top guys, sa taas, para ipitan yung shock mounting bolt, nut. So tara guys, babalik na natin yun dito. Hipitan na natin tong nut dito sa taas. Ito. So guys, ibalik na natin. Then, ayan, parang walang nangyari. So ganun ulit. So ayan, naigabit na rin ito dito. So, balik natin yung gulong, then tapos na tayo. So yeah guys, tapos na natin. So our job is done. So tapos na yung sasakyan. Bibigay na natin sa body shop para gawin yung painting niya. Ipipinturahan pa. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Para lagi update sa inyo. So yun lang guys. Paalam and...